maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video ito, pag-uusapan natin ang kakaibang kwento ng isang babae na di umano nagpapanggap bilang isang bata. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin dahil nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Kaibigan, inaanyayahan kitang i-like ang ating official Facebook page dahil doon bukas na bukas ay malalaman na natin kung isa ka sa mga mananalo ng ating Kaalaman t-shirt. Maraming salamat po. Mahilig ba kayong manood ng pelikula? Anong mga palabas ang madalas mong pinapanood? Sci-fi, action, horror, you name it, siguradong mayroong palabas ang para sa iyo. Sa mga pelikulang ito ay siguradong may tatatak sa iyo at sa buong mong pamilya. Mayroon ding mga pelikula ang sinasabing base sa mga totoong kaganapan sa mundo. May mga movie naman na di umano isinumpa. Pero paano kung minsan napansin mo na ang mga nangyayari sa buhay mo ay animoy kapareho ng isang pelikula na ipinalabas taon na ang nakakaraan? Tulad na lang ng pag-uusapan at ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon. And it goes a little something like this. Once upon a time, sa Estados Unidos ay mayroong magkasintahan na may pangalang Christine at Michael. Matagal na silang nagsasama. Tulad ng normal na mga tao ay sa unang yugto ng kanilang pagsasama ay siyempre emyo pa lang. Naging busilak ang pag-ibig nila sa isa't isa. Dumating sa punto na naging mag-on na nga talaga ang dalawang tao. Nagsama, nagtagal at kalaunay na pagdesisyonang magkaroon ng sariling anak. Ngunit may isa tayong problema. Bagamat maganda ang kanilang pagsasama ay hindi sila maaaring magkaroon ng sariling anak dahil ang isa sa kanila ay mayroong depekto sa kanyang reproductive system. Kaya naman tulad ng maraming tao na sa kasamaang palad ay hindi maaaring magkaroon ng sariling anak ay nagpunta sila sa isang bahay ampunan. Ang bahay ampunan na tinutukoy ko ay sa Florida Adoption Center. Nang pumunta ang dalawang magkasintahan ay marami ang kanilang pinagpilian. Naroon ang mga batang inabandona at hindi naalagaan ng kanilang tunay na magulang. Mabuti na lamang ay andyan ang bahay ampunan na siyang nag-aalaga sa kanila. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang napakagandang bata na naglalaro sa isang sulok. Sinubukan nila itong kausapin. Nagkaroon ng tatlo ng parang lukso ng dugo at mabilis na naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Ang batang tinutukoy ko ay may pangalang Natalia. Si Natalia ay orihinal na ipinanganak sa Ukraine. Ipinasa siya ng kanyang tunay na magulang hanggang sa mapunta sa isang bahay ampunan. Hindi nagtagal, linipad siya ng organisasyong ito papunta sa Estados Unidos. Fast forward tayo, taong 2010 ay tuluyang nagkaroon ng pagkakataong mailabas ang bata sa bahay ampunan papunta sa tahanan ni Michael at Christine. Naging maayos ang kanilang unang buwan at oras na magkasama. Natutukang mabuti ng mag-asawa ang pagpapalaki sa kanilang adopted daughter. Pero taong 2013 nang abandonahin ng mag-asawa si Natalia ang batang inampo nila taong 2010. Mula Estados Unidos ay iniwan nila ang bata papunta sa Canada. Ang tanong ngayon kaibigan ni bakit nila iniwan ang batang ito? Ano ang kwento sa likod nito? Well kaibigan, dito magiging mas nakakakilabot o di kaya naman nakakalito ang ating kwento. Pero gagawin ko ang makakaya ko para maikwento ito ng malinaw ang lahat. Sasagutin natin ang mga katanungan na nasa isip nyo. At ang unang tanong natin ay kung bakit iniwan ng mag-asawa ang bata. Isang taon mula noong inabandona nila ang bata ay natunugan ito ng mga kapulisan. Nakapagsumbong ang bata at doon formal na nagsampa ang mga pulis ng kasong abandonment sa mag-asawa. Sinabi ni Natalia na iniwan siyang mag-isa ng taong kumupkup sa kanya. Nang mangyari ito ay nawalan ng choice ang mag-asawa kundi lumutang at harapin ang kaso na isinampa ng mga pulis sa kanila. Ngayon, ito ang statement ng dalawang mag-asawa kung bakit nila iniwan ang inampo nilang bata.
Sinabi nilang si Natalia ay di umano nagpapanggap na isang bata lamang, na di umano ang orihinal na edad ng bata na 6 years old ay hindi totoo, at kung bakit nila nasabi ito ay dahil ilang buwan ang nakalipas mula noong inampon at dinala nila ang bata sa kanilang bahay ay marami silang napansin kay Natalia na hindi dapat ginagawa o nangyayari sa isang batang 6 years old. Tulad na lang ng pagkakaroon niya ng pubic hair o bul na napansin nila sa tuwing pinapaliguan nila si Natalia. Hindi rin tulad ng ibang 6 years old na bata, nilalayuan ni Natalia ang mga manika at mga laruan na ibinibigay sa kanya. At hindi nagtagal, natuklasan ng mag-asawa ang lihim na itinatago ni Natalia. Isang araw, sa loob ng kanilang bahay, napansin nila na may itinapong gamit ang bata sa isang basurahan. Mistulad itong damit. Nagtaka si Michael kung bakit ginawa ito ni Natalia. Kaya naman pinuntahan niya ang basurahan at doon nakita niya ang damit panloob ni Natalia na may dugo. Sa makatuwid kaibigan ay nagkakaroon na ng dalaw o mens ang bata sa edad lamang na 6 years old. Wala naman sigurong problema dito kaibigan, diba? Kung isa ka nga talagang mabuting magulang para sa batang inampon mo ay dadalhin mo siya sa isang espesyalista para ipatingin ang kanyang kalagayan. Sinabi ng dalawang mag-asawa kay Natalia na pupunta sila sa isang doktor upang malaman kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Dito ngayon, biglang nag-iba ang timpla ni Natalia. Unti-unti siyang naging bayolente sa mag-asawa. Naging malikot, maligalig at paminsan-minsan sinasaktan niya si Michael at Christine. Nagsisisigaw at ayaw talagang sumama papunta sa doktor. Nagtagal ng ilang linggo ang kanilang pamimilit sa batang si Natalia na pumunta sa doktor. Hanggang sa makumbinsin nila ito at doon ginawa ang bone density test upang malaman ang kanyang tunay na edad. At lumabas sa resulta na siya pala ay hindi 6 years old kundi 14 years old na. Nalaman din ng mag-asawa na si Natalia ay mayroong kaso ng dwarfism kung saan hindi na de-develop ng maayos ang kanyang mga buto, kaya naman may itsura siyang bata. Pagka-uwi nila dito mas magiging madilim ang kwento base sa mag-asawa. Sinabi nilang ang mga kilos ni Natalia ay lalo pang naging agresibo laban sa kanila. Sinabi nilang tuwing gabi ay may mga huni ang ginagawa ng bata na sobrang nakakapangilabot. Ginagamit niya rin ang kanyang Crayola upang magsulat ng nakakatakot na imahe sa pader. Tuwing umaga naman ay kumukuha ng powdered detergent ang bata at inahahalo ito sa kanilang kape at panay ang sabi ni Natalia na lalasunin niya ang mag-asawa. Nagkaroon din ng pagkakataong tuwing madaling araw ay napapansin nila na si Natalia ay nakatayo lamang sa gilid ng kanilang kama, nanlilisik ang mga mata at nakatitig sa kanila. Agresibo rin si Natalia sa ibang tao tuwing siya ay inilalabas ng mag-asawa. Dumating din sa punto na itinulak ni Natalia si Christine sa isang electric fence upang makuryente. Minsan din nilang nakita ang mga nakakakilabot na drawing ni Natalia na di umano gustong gilitan ang kanilang leeg sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog. Nang hindi na nila maatim ang mga nangyayari sa kanilang buhay ay muling pinatingin si Natalia. Hindi sa isang doktor kundi sa isang psychiatrist. Ilang araw ang itinagal ni Natalia dito. Dito rin nagkaroon siya ng mga test kung ano nga ba talaga ang edad niya at lumabas sa assessment ng psychiatrist na siya ay may gulang na 18. At hindi pa dyan tayo matatapos kaibigan. Sa kaparehong taon, 2012, ay naikorek na ang kanyang edad bilang isang 22 years old na babae sa lokal na pamahalaan nila at sinabing ipinanganak siya noong 1989. Talagang nakakalito kaibigan kung iisipin mula sa pagiging 6 years old, 14 years old, 18 at heto naman ngayon, base sa kanilang lokal na pamahalaan, siya ay isang 22 years old na babae. Nang mangyari ito ay inihiwalay ng mag-asawa si Natalia sa kanilang bahay at ipinag-upa ng sarili niyang apartment upang doon manirahan ng mag-isa. Dahil din ikinukonsidra ng kanilang lokal na pamahalaan na 22 years old na nga si Natalia ay ikinuha siya ng SSS o Social Security Number, nag-apply ng benefits, food stamps at ID na may kaarawang 1989 at edad na 22. Ngayon kaibigan, magkaroon muna tayo ng ilang saglit para isipin
kung gaano nga ba nakakapangilabot ang mga pangyayaring ito kung totoo man ang lahat ng sinasabi ng mag-asawa. Isipin mo, mayroon kang isang kasamang tao na may anyong bata ngunit buo na ang isip nito at gusto kang patayin. Nakakatakot, kaibigan. Itutuloy natin ang kwento at sasagutin kung sino nga ba ang totoong magulang ni Natalia. Alam nyo, noong pumutok ang balitang ito ay kumalat ito ng sobra sa US dahil nga ikinukumpara ang kwentong ito sa isang pelikula na may pamagat na Orphan. Noon, lumutang ang isang babae na di umano totoong ina ni Natalia. Ang pangalan ng nagpakilalang ina na ito ay Anna, isang 40 years old na babae. Sinabi niya na may isinilang siyang babae sa Ukraine at kalaunay ipinasa niya ito sa isang bahay ampunan. Sinabi rin niya na ipinanganak niya ang babae na medyo maliit ang kamay na tugma naman sa katangian ni Natalia. Sinabi rin niya na kung pagbabasihan ang taon na ipinanganak niya ito ay masasabi niyang isa na ngang teenager ang kanyang anak. Fast forward ngayon tayo, kaibigan. Long story short, nagkaroon ng pagkakataong maampon na naman siya ng isang pares na mag-asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Base sa bagong nag-ampon kay Natalia, matino na siya. Sinabi nila na napakabuting bata nito. Dagdag pa nila na kung hindi nila aampunin ang bata ay kawawa ito. Sino na lang ang mag-aalaga sa kanya? Hindi siya maaaring mabuhay ng normal dahil wala siyang katuwang sa buhay. Marami ang taong nagagalit ngayon kay Natalia. Sinabi nilang siya ay isang scam artist. Kinukuha niyang advantage ang kanyang katangi ang babae upang maampun at doon mamuhay ng inaalagaan. Sinusuportahan at magbuhay prinsesa kahit na dapat nagtatrabaho siya dahil legal na ang edad niya. 2019, nagpaunlak ng interview si Natalia sa isang programa ni Dr. Phil kung saan direktang tinanong ng host ang mga katagang, "Are you a 33 years old scam artist?" Mabilis na tugon ni Natalia, "I just want people to hear my side." Sabi ni Dr. Phil, "They say that you scam them, that you lied about your age and came over here to terrorize them." Tumulo ang luha ni Natalia at sinabing, "It's not true at all." Tinanong din ni Dr. Phil kung totoo ba ang lahat ng sinasabi ng mag-asawa tungkol sa kanyang pananakot sa kanila. Napapatay niya daw ang dalawa pero ang lahat ng ito ay mariin niyang pinabulaanan. Wala daw itong katotohanan at gawa-gawa lamang ito ng mag-asawa. Ngayon, kaibigan, patuloy pa ang imbestigasyon dito. Ongoing pa ang kaso. Nakapagpiyansa ang mag-asawa sa isinampang kaso sa kanila ni Natalia at sa ngayon, ang dalawang mag-asawa ay hiwalay na. Samantalang si Natalia naman ay maayos na ang lagay sa bago niyang pamilya. Ano sa tingin niyo, kaibigan? Ano ang nasa isip niyo tungkol sa kwento natin ngayon? Siya ba isang talagang scam artist o isang bata lang na talagang inabandona ng mag-asawa? Kayo na ang humusga. At dyan matatapos ang ating kwento. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na naitin nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.